The afternoon, mga kabuting ting, meron tayo ulit. Meron tayong gagawin ngayon, desktop. So, dinala sa atin to ni client. From Nabotas din. Ang problema nito is no power. Pag pinipress natin power button, walang response. Wala ring ilaw sa motherboard. Pero pagka kapag nakasaksak na yung ano yung adapter natin ay yung charger natin, meron ditong light indicator na maliit lang. So tingnan natin kung ano problema nito. Ayusin ko lang muna yung camera natin, ha. Tapos ihiga ko tong desktop. Buksan na muna natin to. Wait lang. Buksan muna natin yung CPU. Makita nyo rin po kung ano yung laman niya. So, higa ako na. Kita po ba? Ayan. Tapatan natin ang ilaw. Ayan. Parang ang motherboard niya is ano? Old model. Try natin siyang saksakan ng ano ng power. Umikot yung kanyang fan. Press natin yung power button. So, wala. Wala tayo nakukuha ang response. Mag-ano lang ako. Mag-gloves lang po ako. So, si customer natin, nakita niya lang daw tayo sa Facebook. And nag-chat na siya sa ating Facebook page. Then after nun, nagpunta na siya rito para dalhin yung computer niya. So, try natin ngayong ano. Try natin ngayong gawin. Wala pa rin siyang power. Rekta natin sa motherboard. Ah.
Ang pero nga muna ako ngayon, ano mo? Ang pero nga muna akong cellphone mo. I-ready mo yung ilaw. Umot mo, nangyawa ako. May scotch tape ka ba dyan na maliit? Pero mo. Tinanggal natin yung ano niya, yung sa power switch niya. Pag, alam mo. Okay. Sige pa. Sige pa. Off. Tinanggal natin yung power switch niya. Ang masama, dun sa pinagtanggalan natin, wala siyang tanda. So, kaya ginagawa ko, dinalagyan ko siya ng tape. Para kung paano ko siya tinanggal. Magkakadikit pa rin sila. So, pag ganyan ko siya tinanggal eh. Rekta tayo dyan. Yun, umiikot na siya. Kapitan natin siya ngayon ng display. Oo, namamatay oh. Old model nga to. Tapos keyboard. Ngayon, kabuting-ting, meron na tayong display. So, ayan. Gumana na yung ano niya. May display na tayo. Ayun. So, antayin natin yon yung display. Ano yung dahilan ba't hindi siya nag... pa-power pag pinipress natin yung power button. Kasi ginawa natin, remekta tayo dito sa motherboard eh. So, obserbahan muna natin siya. Yun, meron na tayong display oh. Yan na. Nagkaroon na tayo ng display. Natin magkabit ng ano para makita ko yung makita natin specs ng computer ni Ma'am. Naka Core i5 4th gen pala to.
Yung motherboard niya medyo old, pero yung processor niya pwede pa. Kasi dapat kung desktop 'yan, dapat hindi ganyan ang memory niya. Hindi maliit. Usually ang mga desktop, ang mga RAM niyan, ang memory ganito kalalaki. Pero sa kanya pang ano, pang laptop. Tsaka meron pa siyang ano, meron pa siyang floppy drive slot. Kaya medyo ano siya. Check natin yung ano niya. Temperature. So yung CPU niya may GPU rin pala ito built in. Yung CPU niya mataas ang temperature. Ano na rin natin to? Linisin na rin natin temperature, temperature yung ano niya, yung CPU system niya. Lagyan natin ng thermal paste. Kasi ang ano niya, ang CPU percentage niya ang CPU niya is ayan 65 57, kanina mataas eh, nag 80. So, iti-thermal paste na rin natin siya. Para makakita natin. Kasi sabi ni, ano, ni client natin, yung may time daw na bigla itong namamatay. Yun, namatay nga. Speaking. Mamatay nga siya. Sakto yung pagkakasabi ko. May time na namamatay yun. Namatay nga. So, obserbahan po muna natin kung saan ang gagaling yun. Hindi siya makapasok sa Windows. Oh. Ano to? Mukhang may lumalagitik sa ganito niya. Oh. Hindi ako sure kung yung hard disk or yung SSD niya. Yun o. Dito yung tumutunog yun.
patay. Mamatay nga siya. Patay ulit. So, tanggalin muna natin. Tanggalin natin tong ano. Try natin tanggalin tong hard disk niya. Mukhang may tama hard disk eh. Observe natin yung ano niya, yung namamatay pa rin. Kahit tinanggal na natin tong hard disk niya, namamatay pa rin siya. Nakabot ba itong electric fan doon? Sa'yo? Wala ko sasakan. Hindi. Aba. Namamatay talaga siya. Nabuhay nga natin pero namamatay naman. Tingnan natin kung saan ang dahilan. Linis tayo ng RAM. Daming kalawang oh. Yung RAM niya makalawang. Masyadong maluwag yung ano natin ah.
Nakikita nyo ba? Sobrang makalawang, oh. Linis muna tayo. Liligo si Shopee ko. Susunod ka. Ako? Kala ko, sunod ako eh. So, yung isang RAM niya, naka 4GB. Sigurado 4GB din to kasi 8GB yung system na nakita natin kanina eh. Oh. 8GB. Try muna natin siyang ikabit one by one. Then observe natin kung mamamatay siya. Matay pa rin siya, oh. Ibig sabihin, kung namatay siya, try naman natin itong isa. Pag dito hindi siya namatay, sabihin, may problema yung isang memory niya. Pag namatay pa rin to, ibig sabihin ang problema nito hindi sa memory. Okay, namatay na naman. Nag-auto restart siya. Lipat natin ng slot. Tayo pa rin. Try tayo ng power supply. Tingnan natin baka kinakapo siya ng supply. Kapitan natin ang ibang power supply.
mamamatay pa rin. Ilabas na natin siya sa board, sa case. Mabuting-ting kasi ano eh. May duda ako na hindi na to ano eh. Hindi to power supply. Nag-try din tayo ng ibang memory. Yung dalawang memory niya, inisa-isa natin. Imposible naman yung dalawang memory na yan eh, hindi gumagana. So tingin ko, buo yung memory niya. Ilabas natin yung ano niya, motherboard niya. Natin bakit siya nag-auto restart. Visual inspection muna tayo, kabuting-ting kasi para malaman natin kung baka mamaya may issue sa board.
nakita ba? Umiipis na siya, oh. Ipis. Sobrang luma na nitong board na to. Parang yung motherboard niya, tingin ko ang daming corrosion eh. Corroded na oh. Parang inuumido yung ibang ano, pyesa. Thermal paste na. Okay pa. Linisin natin yung ano. Linisin natin yung SIO chips niya. Inuumido oh.
So, ginawa natin sa ngayon, nilinis muna natin yung board kasi ang dami kong nakita mga ano sa kanya. Corrosion. Corroded na yung mga ibang mga ano paa. Tuyuin muna natin siya mga mabuting ting.
rin. Okay, try ulit natin. Subukan natin ulit. Try natin ulit. Wow, ayaw na mabuhay. Bakit? Isang-isa na lang daw. Ano isang-isa na lang? Huwag na 90 na siya. Isang plus pa na lang. Kaya pang gawin niyo, ito o not. Ay, with high. Huwag niyo gawin, nagbalo na. Nahahati mo ka na speed. Tapos pagkatapos mong asayin na ito, nakahan mo yung gagawin ng mga ano. Bakit ka nang nilang sabihin, di ba?
para. Ano sa cellphone mo, Ann? Ito. Buwan mo ko isa. Sambigin mo yung cellphone mo kay daddy mo. Saan? Yan o. Saan? Nawalan tayo ng ano, kabuting-ting. Nangarap pa. Wala yung power. Ayaw yata magpalinis. Tawagin sa amin, hindi ko pinahirapan ako. Nawalan siya ng power, kabuting-ting. Ano ito gagawin natin? Lilinisin ko yung board nito. Then after kong linisin yung board, patutuyuin ko. Saka natin ulit siya bubuksan. So siguro mga kabuting-ting, gawa natin ng ano to, ng karugtong. Kasi ano eh, bigla siya nawala ng power after natin linisin ng ano, ang board niya. So ang gagawin ko rito, buong motherboard ang lilinisin ko. Kasi ang dami niyang corroded eh. So baka yun yung dahilan bakit siya namamatay. Bakit siya nag-auto restart. Then pag malinis na at ganun pa rin, nag-auto restart pa rin siya. Tingin tayo ng mga piyesa sa loob, baka merong ano, merong weak sa kanya or short. Tingin ko naman ano, walang shorted dito or meron siguro to partially shorted. So yon. Salamat mga kabuting-ting. So yon mga kabuting-ting. Natapos ko nang linisin yung board niya. Then hindi ko na lang siya na ipakita sa inyo sa video. After ko siyang linisin, nag-check ako ng component. Meron akong nakita isang pyesa, capacitor. So, shorted siya.
kapasitor na yon. Sa tabi niya, limang kapasitor sila. Then nag-inject ako ng voltage. Ang tinuturo ni thermal camera natin kasi itong kapasitor na to nasa aking sa kamay ko, sa palad ko. So ito yung shorted. Nung tinanggal ko siya. Summer, huwag kang maingay. Huwag maingay. Nung tinanggal ko yung kapasitor natin, nawala yung short. So, kaya siya nawala ng power kanina. Dahil dun sa shorted na kapasitor na yun. So, nung wala yung short, binuhay ko siya. After ko siyang buhayin, nag-power na. May power na siya. Kaso, wala siyang display. Yan ang ginawa ko. Nag-download ako ng bin file niya. Nireprogram ko. Then after ng reprogram, tinest ko siya. So, after ko siyang matest, siguro mga 1 hour ko din siyang tinest, gumana na siya. Hindi na siya namamatay. So, ngayon tingnan natin kung mamamatay pa rin siya. So, yung gagawin natin ngayon is testingin na lang natin kung mamamatay pa siya. So yung kapag mamamatay siya, siguro mga ilang mga 1 minute mamamatay na kagad siya. Pero after that magre-restart ulit. So ngayon tingnan natin kung mabubuhay. Ayun, nabuhay yata. Ayun. Buhay na siya, mga kabuting-ting, oh. Yan siya. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko ginawa, pero ang main issue niya is nung nawalan siya ng power, kapasitor, shorted ang kapasitor niya. Then after nung natin yung kapasitor, napalitan na natin, nabuhay na. May power na siya pero wala siyang display. So, ginawa ko, reprogram tayo ng BIOS. So, ito yung BIOS chips niya. Ito. Nag-reprogram tayo. Then, hindi na siya namamatay after nun. So, tingnan natin mga ilang minutes kung mamamatay ba siya. Try nating tatapat ko na lang dun yung camera para nakikita niyo. Ayan yung, ayan siya. Tingin lang kayo dyan kung mamamatay. Kuhain ko lang muna itong mouse natin. Kapitan natin siya ng mouse para mapag-browse tayo. So, ayan. Natin kung mamamatay pa.
Minsan wala pang 1 minute eh. Minsan pagbukas mo pa lang, mamatay na siya. Pero kanina, nung na-test ko siya, 1 hour ko rin siyang binabad. Wala na akong nakitang problema sa kanya. So, dalawa issue natin. Isang shorted capacitor, tsaka BIOS. Kailangan lang natin i-reprogram. Mag-check tayo ng mga ano, kahit mga 3 minutes lang. So, dito sa ano natin, sa oras natin, sa computer is 6:02. Hanggang 6:05 lang. Kasi usually, mamatay siya, wala pang 1 minute eh. Mamatay niya. So, check lang po muna natin. Ibang klaseng motherboard pala to, mga kabutingting. Yung motherboard niya is ano, Korean version to eh. Actually, ang hirap hanapin ng ano niya, ng board niya. Merong lumabas, meron akong nakuhang bin file nito sa paid site. Nung unang program ko ayaw niyang gumana, tapos inulit ko lang, ayun, nabuhay na. Bali yung board niya is ano eh, parang motherboard ng ano, laptop. Kasi yung keyboard, yung memory niya, memory ng pang laptop. Yung kamote, ngayon natin. Mamaya, hindi pa. Nag-burn lang ako hanggang ano, 5 minutes lang. Yung ko, fix na to. Kasi ano eh. Nakakuha akong tamang bean pile sa kanya. So yun, meron tayong ano, 6:05. So meron na tayong 3 minutes na testing. Restart natin. O shutdown na natin para ano, kasi minsan pag galing sa patay, binuhay mo siya. Pag nag-on siya, mamamatay agad. So, yung camera natin, dyan na lang natin tapat sa ano, sa monitor. Press ko yung power button, ha. Press yung power button. Usually, namamatay ka agad, eh. Hindi kaya itong board niya is pang ano, pang all-in-one PC. Kinonvert lang sa ano, desktop type. So yun, kabuting-ting. Tingin ko fix na to. Yung problema natin sa PC natin. Restart ko ah.
So abangan nyo kabuting-ting, meron pa tayong isang naka-line up na ano, desktop din. Ang problema ng desktop na yon, pag ipipress mo yung power button, in 1 second, after mo ma-press yung power button, iilaw lang yung mga lights niya, then mamamatay ka agad. Ayun o, meron na siyang display o. Yun, Windows logo na yan. Ayun. So buhay na, mga kabuting-ting, hindi na tayo namamatayan. So siguro dito ko na siya tatapusin, mga kabuting-ting. Hindi ko na siya para i-assemble pa. Kasi kakain lang siya ng oras eh. But the most important thing is na buhay natin yung computer at na-test na rin natin siya in an hour. Then siguro after ko siyang ma-assemble, ite-test ko ulit siya. Burn test para masiguro lang natin na hindi na siya mamamatay. Siguro mga ilang hours din natin siyang kailangang i-test para wala tayong back job. So ayun mga kabuting-ting, abangan niyo yung susunod nating mga video. Meron pa tayong isang desktop na naka-line up dito. Actually dalawa 'to eh. Yung isa nag-order ako ng power supply. Then yung isa itong desktop na 'to. Dalawang desktop magkasunod silang dumating sa akin kahapon pala. Dumating sila sa akin kahapon magkasunod. Then yung isang desktop na binilan ko ng power supply, nag-order pa ako ng power supply niya. So yun. Siguro mga may dalawa pa tayong video na abangan. Then kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mga kabuting-ting, pwede po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated. Let's say, kung meron akong bagong upload na video, may mga tutorial po yan. From basic to advanced, kagaya po nito. Ang problema niya is, akala ko nung una basic. Then, nung nag-try ako ng nung lahat ng basic, hindi gumana. Hanggang sa napunta na tayo sa advance. Yun. Then, na-found out natin. Nung nawalan siya ng power, nag-no power, shorted yung capacitor. Then, itong BIOS niya. Kailangan natin i-reprogram. So, yun. Maraming salamat mga kabuting-ting. And have a nice day. God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Bye!